Mahiwagang Burnay ang kwento. Madalas kong makita ang isang babae sa aking panaginip. Nakasuot siya ng bestida, medyo maliit pero mahaba ang buhok. Hindi ko maintindihan pero kahit saang bahay ako matulog, napapanaginipan ko siya. Kwento ng lola ko na nagpalaki sa akin, ang tunay ko raw na ina ay nakatira sa Makati. Nagtatrabaho daw ito sa isang bar kung saan sila nagkakilala ng tatay ko. Isang araw, umuwi daw ang tatay ko na may kasamang babae. Buntis daw ito at nasa Kabuana na. Tanggap naman ni na lolo at lola ang babae ni Papa. Sa katunayan, inalagaan pa nga nila ito hanggang sa makapanganak. Pero 10 araw matapos na maipanganak ako, nagpaalam ang babae na uuwi daw muna para kumuha ng damit. Matapos nito, ay hindi na muling nagpakita pa ang babae. Simula noon, sina lolo at lola na ang tumayong mga magulang ko. Hindi naman ako naghanap ng aruga ng tunay na ina. Dahil kay lolo at lola pa lang, punong-puno na ako ng pagmamahal. Mahal na mahal din ako ng mga tsuhin at tsahin ko na itinuring na rin akong parang sarili nilang anak. Nang magkaisip ako ay saka na lamang pumasok sa eksena ang babae sa aking panaginip. Halos gabi-gabi ay napapaginaginipan ko siya. Pero bukod sa panaginip, minsan nakikita ko rin yung babae kahit hindi ako natutulog. Madalas nakikita ko siya sa tabi ng higaan ko, minsan sa kusina, sa banyo, sa gate namin biglang lilitaw. Nakatayo lamang siya sa sulok at kahit hindi ko siya tinitingnan, ramdam ko na nakatingin siya sa akin. Aaminin ko na natatakot din ako dahil pakiramdam ko, ako lang nakakakita sa kanya. Naging palaisipan sa akin kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpaparamdam. Minsan nga ay ginabi ako ng uwi galing sa school dahil sa thesis namin. Medyo madilim yung daan papasok sa lugar namin. Madalas mabalita na may mga hold-upper na nambibiktima doon at mga adik na pinagtitripan ang mga dumadaan. Dahil gusto ko nang makauwi, nilakasan ko ang loob ko at dumaan ako doon ng mag-isa. Binilisan ko na lang ang lakad para makauwi agad. Maya-maya, may 2 lalaki na naramdaman kong sumusunod sa akin. Narinig kong nagbubulungan sila na kukunin daw ang bag ko. Mas binilisan ko pa ang lakad nang makarating ako sa may bakanteng lote. Bumungad sa akin ang isang babaeng nakatayo. Siya yung babae sa panaginip ko. Akala ko, ako lang ang nakakita sa kanya. Pagdating ng kasunod kong mga lalaki, bigla na lang silang kumaripas ng takbo dahil nakita rin nila yung misteryosang babae. Bakas ang takot sa kanilang mukha. Nang makalayo na ang mga lalaki, ay nawala na din ang babae. Laking pasasalamat ko dahil nakauwi naman ako ng ligtas. Ikinuwento ko agad sa lola ko ang nangyari. Dinescribe ko sa kanya ang itsura ng babae. Ang sabi niya, baka daw nanay ko yung nagpapakita sa akin. Baka daw sumakabilang buhay na ito at naging misyon na ang bantayan ako. Hanggang ngayon na nagtatrabaho na ako, madalas pa ding magpakita ang babaeng ito.
Minsan, magigising na lang ako na magka face to face kami. Takot naman. Na-imagine ko bigla. Imagine ko. Ipaglilat lang mata mo. Face to face kayo. Baka nga minsan nose to nose pa kayo eh. Sabi mo yung pagdilat mo. Halos nasanay na nga ako sa pagpaparamdam niya. Minsan pa nga, may nawawalis ako na mahabang buhok sa kwarto kahit short hair naman kami ng lola ko. Yay! Weird mang sabihin, pero naging parte na ng buhay ko ang babae sa panaginip ko. Ngayon ay 28 years old na ako, pero wala pa rin tiyak na balita tungkol sa sinapit ng tunay kong ina. Kung siya man ang babae sa panaginip ko, hindi ko siya pipigilan na laging dalawin ako kung ito ang magpapatahimik ng kanyang puso. Ako po si Lala, isang tambalanista ng Laguna, at ito ang aking kwento. Hay, hindi ko alam kung matatakot ako or matutuwa kasi kaya lang medyo nakakatakot din kasi wala namang confirmation eh. Oo. 'Di ba? Kasi pwede kasing bantay, 'di ba? May mga ganun. Mm, posibleng guardian angel pero nagdwell siya sa paniniwala na ito ay nanay niya. It will if it gives you peace. Mm-hmm. With it. Edi wow. Edi wow. Edi game, edi yun na pakawakan mo na lang yun kasi kung lagi nagpapakita, lagi nandiyan. Mm-hmm. Ibig sabihin kasi may mga taong ganun eh na may bantay daw sila na tinatawag yung ama. So maaaring yan yung bantay mo, yan yung ano, edi kailangan you have to be at peace with it. Na meron talaga nga, meron kang kasama. Mm-hmm. At kung meron ka daw kasama, dapat lagi mo daw parang inaalayan eh. Halimbawa, 'di ba kapag kakakain ka, parang, itong part na to ng pagkain para sa'yo. Parang mga ganun. Sa isip mo, parang mga, may mga ganun daw. Sa bagay, may mga taong naniniwala doon. No, posible din namang stalker mo talaga. Pwede siya. Pwede din. Matyagang stalker. Grabe naman yung stalker na yun. Pagising mo, face to face kayo. O baka posible din na dahil longing ka sa nanay mo. Pwede, imagination mo lang. Illusion. Oo. Pati yung mga snatcher, baka imagination mo lang. Oo, because the mind is a very powerful medium eh. Napakamakapangyarihan ng utak. Kaya niya mag-create ng anuang bagay. Ng image. Limitless yan ha. Mm-hmm. Ang takbo ng utak natin, kaya maglakbay at mag-create ng maraming mga bagay-bagay. Kung ano-ano man. Correct. So, ayaw naman namin sabihin na yun. Pwede mo tinan yung angulo. I-consider yung angulo na yun na baka mamaya nag-create ka din ng... So, kailangan ito professional help ba? Kailangan ba tangin yung mag-professional help na agad? Feeling ko wala namang mali doon pag nagdano. Kasi at wala din ba masama? Walang masama. May mga questions kasi na dapat masagot na hindi nasasagot eh. Oo. Kasi kami, hakahaka lang naman yung amin. Lalo pa hindi naman tayo close. Oh. So, kung anik-anik lang yung mga sasabihin namin. So, and it's not bad ah. Kasi minsan, iniisip natin kagad na kapag we seek professional help, may iniisip na kagad natin baliw, may mali sa atin, ganun. Hindi. Kailangan lang natin ng kaliwanagan. Kaya nga din sila nag-aral at nagpakadalubhasa. Totoo para yan. Dyan. Parang pa kunyari, may nararamdaman kang hindi maganda sa katawan mo. Diba, saan ka ba pumupunta sa mga professional? Diba? So kasi alam natin na may maitutulong sila sa atin. Pwede din. So, ganun din. Kasi parang hindi naman normal yung nakatingin, naghuhugas ka, nasa may sulok. Diba parang pag-isip mo, ang dami buhok. Diba parang may pa something dyan, friend. Okay. Kailangan mag-figure out. Kasi ang question laging hindi nasasagot. Bakit sino siya? Mm-mm. Ano siya? Okay siya na kung clear na siya talaga yung nanay ko to. Okay, yung lola mo nga hindi rin sigurado. Baka ang sabi. Correct. So sana nga magpatuloy na harmless itong nakikita mo kasi nakakatakot nito. Baka mamaya sa ngayon harmless pero sa mga darating na panahon ginagambala ka na. Correct. Sinasaktan ka na. Oo. O isinasama ka na kung saan lugar. Kasi yung professional help meaning pwedeng yun nga sa psychologist para ma process kasi maaring imagination or yung ano talaga yung nag-sasamo ng spirits yung mga ganoon para at least malaman natin kung anong intention, 'di ba, kung bakit nandiyan sa tabi mo lagi, bakit pati sa panaginip, anong intention, bakit tsaka bakit ikaw, bakit sa'yo yung ganoon ba, at kung nanay mo nga yun para rin matulungan yung nanay mo na makatawid na para masabi din sa nanay mo na okay lang.
lang ako, malaki na ako, hindi ako galit sa'yo kung iniwan mo man ako dati. Yung ganun ba? Kasi hindi namin alam yung mga sagot sa mga tanong mo, friend. Oh, kasi para sa amin na nakarinig ng kwento mo, hindi kasi normal na alam mong tatlo lang kayo magkasama sa bahay. Tapos, pero may pang-apat laging dumarating na uninvited. Kasi yung laging may nakatingin sa'yo, yung nakakalerty na feeling eh. Yung CCTV nga lang, pag nakita mo, napapatingin ka sa kanya eh. Diba na parang may nagmamasid sa akin, awkward na. Tama. Ito pa talagang literal nakikita ng mga mata mo na nakatingin din siya sa'yo. Mm-hmm. Paano yan? Pag na-develop yung relationship nyo, kinakausap mo na. Kaya nga. Tapos nakikita ka sa CCTV. Na may kausap. Ikaw lang mag-isa. Trending ka bukas. Ikakalat yan for sure. Try to seek professional help para magkaroon ng kaliwanagan, ng closure, kasagutan ang mga tanong mo. Mga tanong, Malungkot yan para kung tunay man na ganyan na kailangan kang iwan ng ina mo. Malungkot din yun eh. Kaya alam, minsan yung mga iba ginagawa nila kasi hindi sila handa. Kaya isang paalala muli, bago ka pumunta dyan, sa pupuntahan mong kwarto. At alam mo namang hindi ka pahanda na maging magulang o maging nanay o tatay. Huwag na. Kasi sabi mo, aksidente lang na nabuntis. Hindi, alam mo yung nakakainis yung mga na-aksidente at saka yung di sinasadya. Ano, bigla nalaglag yung panty? Nagkabanggaan ng buntis. Diba? Yun yung talagang dumikit ko, na. Hindi ko talaga mag-gets yung agrarason na yan. Hindi ko po sinasadya. Aksidente po on lahat. Ang aksidente po, it happens in a split second. That's an accident. Diba? Aksidente. Kasi hindi mo, yun talaga hindi mo sinasadya. Baka ganun nga nangyari. Paano? Dumikit na. Pagkabanggaan. Oo. Yun yung ano dun eh. Hindi naman pwede yun. So pag-isipan ng mga bagay-bagay kasi may choice ka sa lahat ng pwedeng mangyari sa'yo. Diba, mahirap pa maging nanay ha. Ito na lang kabisyo. Yun nga lang na financially prepared and emotionally prepared for it. Eh nahihirapan. What Papalo more kung ikaw? What more ikaw na wala ka pang kaalam-alam tungkol dyan. Tsaka, lalo-lalo pa, halimbawa, i-assess mo din yung jowa mo. Kung nakikita ako, para sa akin, isang malaking bagay, yung kapag ka nakita mo hindi niya mapagamot-gamot yung pimples niya sa mukha. Yung wala siyang pambili ng astringent. Yung ganun. Tapos iniiyakan mo ng ganun. Nakafeeling mo, hindi ka mabubuhay nang wala siya. At saka, magkekemehan kayo. Hindi niya nga mapagamot yung pimples niya. Hindi niya makabili ng deodorant para sa putok niya, di ba? Hindi nga niya malabhan yung polo niya. Kaya at dumi-dumi ang itim-itim ng ano. Tapos, di ba, bibigay mo na kagad yung sarili mo. Tapos, yung possibility na maging ina ka ay nandoon. Kasi ginagawa niyo yung mga bagay na ganyan. Di ba? Correct. Di ba, paano kanya alagaan kung pimples niya nga hindi niya magamot? Kung kilikili niya nga hindi mabalila ng diba? Tawas. Hindi niya makabili ng cotton buds. Kaya dumi-dumi nga ng tenga eh. Diba? Tingnan mo din. Correct. Kung hindi niya kayang magampanan yung mga responsibilidad niya sa sarili pa lang niya, papaano pa yung maging responsibilidad niya sa'yo kapag nabuo ang pamilya niyo? Kaya nga. O nabuntis ka. At ang laging kawawa dito, yung bata, tingnan mo yung nangyari dito sa nag-PM sa atin, si Lala, di ba? Hindi natin alam kung may nagka-problema na sa... Hindi naman sinasabi may problema sa pag-iisip, pero naguguluhan siya eh. Uh-huh. Sino ba itong babaeng to? Kasi hindi talaga normal. Kasi hindi, kasi ibig sabihin, hindi nagabayan na ng nanay. Iniwan eh. Kasi longing siya eh. Oo, kasi yung nanay, hindi handa. Oo, ang hirap pag hindi ka handa. Yeah. Aral muna, landi later. Ganun, dadating ka dyan, alam mo kabisyo, pag naka-graduate ka na, marami kang oras. Tama. Tsaka pag nakaipon ka, madaming aaligid sa'yo. Diba? Installment lang muna, tuka-tuka lang. Kaya nga. Hindi, para sa akin, ganun-ganun lang. Kasi when you graduate, alam mo yon, kasi ang responsibility mo makatapos ng pag-aaral. Pag napatapos ka na ng mga magulang mo, responsibilidad mo na dapat yung sarili mo. Tama. Diba? Kasi binigyan ka na ng magulang mo ng mga tools na kailangan mo para tumayo ka sa sarili mong paa. Uh-huh. So, unting tips naman. Diba kung liba, 16 ka ngayon, kating-kating ka na. Ano ba, girl? Unting tips naman, alam mo. Maya-maya kayo nagyayayaan ng jowa mo. Tara na. Oh, 16 years old pa lang kayo. 16 lang kayo. You have all the time in the world when you graduate. Diba? Madaming oras. Pwede pa. Huwag magmadali. Minamadali niyo yung mga bagay.
bagay-bagay eh. So, mas masarap sa pakiramdam yung ano, natupad yung mo yung, na yung pansarili mong pangarap na makapagtapos sa pag-aaral, magkaroon ng maayos na trabaho, magkaroon ng maayos na negosyo, matulungan ng pamilya mo, di ba? Makita maayos ang buhay ng nanay at tatay mo. Alam mo, katulad niya ng ano eh, next time ikwento na, ikwento mo Tanghenyo sa tambalan yung parable of the oranges. Yung ang sinasabi dun sa parabolo na yun, mga kabisyo, na para matulungan mo yung sarili mo, kailangan mong tulungan yung ano, yung mas nakatataas sa'yo. So kung ikaw, kabisyo, ay isang estudyante, 16 years old, 17, 18, ganyan, para matulungan mo yung sarili mo, kailangan tulungan mo muna yung nanay mo. Diba? Kasi pag kayo din naman na makikinabang. Kasi pag tinulungan mo yung nanay mo by studying well, diba? Sa'yo din ang bagsak nun eh. Diba? Maganda yung grades mo, diretso yung daan mo, hindi ka ma-discarel. Hindi natin sinasabi na yung mga na-discarel, eh masama yung masasamang tao kayo, diba? At masama na yung buhay nila, wala na kayong pag-asa. Wala naman nagsasabing ganun. Huwag kayong ano dyan. Baka defensive mode kayo eh. Kasi maraming ganyan. Kasi hindi naman na, diba? Hindi naman plain na ano. Nagkamali. And it just has to happen kasi kailangan nyo rin matutunan yun. Hindi naman sinasabi na ganun. Kaya lang, kung pwede naman na dumaan tayo dun sa tama, diba? Parang at 10 years old, ito lang ang ginagawa mo dapat. At 15, ganito. 16 to 20, nag-aaral. Ganun. Huwag kang magmadali agad. Nanay, 16 to 20, huwag agad. Tama. Although naiintindihan ko ha, yung mga iba kasi na mga maaga na nagkaroon ng mga anak. Sobrang parang tropa nila yung mga anak nila, parang kapatid. Diba? Yung kapag ka nagkaroon ng PTA meeting, hindi sila pagkakamalang granny. Diba? Kasi parang tropa lang eh. Diba? Eh tayo, partner. Kita-kita ang difference. Diba? May good side din naman pala. Diba? Natin may downside. Kita-kita agad difference. O, ba't kasama mo yung lola mo? Wala ba yung mommy mo? Why is your granny here? Diba? So, meron namang good side of ano of being a mom early. Pero, mas maganda din, wag naman sobrang early. Hopefully, diba? Wag naman sanang early. Oh, ang gusto lang talaga natin bigyan ng emphasis dito, yung kung hindi ka handa. Kung hindi ka handa. Kasi kung hindi ka handa sa mga responsibilities, ang mag-suffer, hindi lang kayong mag-asaway o kayong mag-jowa. Kundi yung anak nyo mismo. So, anak, grabe. Diba? Paano kung wala kang pambili ng mga... Tapos, social media pa, makikita mo na yung mga nanay, ganito yung mga binibigay para sa mga anak nila. Oo, kasi wala kang ma-provide. Wala kang ma-provide. Kasi nga hindi ka handa. O di makakaramdam ka na naman ng ano, ng insecurity. E di, ayun na. Mabalik diba, tayo sa kasalanan ng social media. Diba? Tsaka mahirap ngayon na maging magulang kasi like ngayon, tumataas ang kaso ng mga teenagers na nagpapatiwakal na suicide. Tingnan mo yan. So kinakailangan talaga bantayan, tutukan. Bantayan, correct. O, di ba? So kung hindi ka mahanda maging isang magulang, huwag ka munang gumawa ng mga bagay-bagay na magiging dahilan para maging magulang ka ng maaga. Tama. Lala, sana ano, yung advice namin to seek help. Yan. Sana pakinggan mo. Yan. Para din naman ito sa ikatatahimik ng iyong puso. Pero kung tahimik ka naman dyan sa ano, sa sitwasyon na ganyan, happy ka naman na parang may nakabantay sa'yo. Oh, okay. Harmonious naman yung relationship ninyo. Hindi ka naman namin napipilitin. Diba? Ang hindi namin nahusgahan. Sige lang. Ang sa amin lang, gusto lang namin maging okay ka. Nakatakot minsan, naisip ko lang, pumunta siya dito. Oo, diba? Ako bitambalan din sa inyo sa Laguna, sa si Lala. Tapos, by the way, kasama ko po pala. Ay, pinapapasa. Ang bilis ng imagination ni partner. Kasi si Tamir. Sasabihin ni Lala, by the way, gusto nga pala niya magpa-picture sa inyo. Diba? Tapos yung magpapapicture siya, sabi niya, 1, 2, 3. Tapos sasabihan niya pa, smile po. Akbay po kayo. Kayo po. Diba? Alam mo yun, posible. Oo, diba? Maaring, ayaw naman nating dumating doon sa ganung point. Correct. Kasi pag ganyan, hindi ka naman sa, syempre matata, ayaw naman nating husgahan. Pero yung mga tao, medyo matatakot din naman na, bawa, may kasama kang diba? Kaibigan ka lang. Hindi namin nakikita. Tingnan pag sumakay ka ng jeep, huwag niyo pong daganan yung ano ko. Oo, yung mama ko. Yung mama ko po naiipin. Yung mama ko po nagagalit na masama po ang tingin sa inyo. Di ba nakakatakot?
Oh, so I think you should seek professional help. Yung talaga yung advice namin. Nag-exist naman talaga, di ba, sa mga bata, may tinatawag silang mga imaginary friends. Mm-hmm. Baka sa'yo nadala mo sa pagtanda. Hanggang pagtanda. Dapat hindi na. Kasi dapat it stops there, di ba? No. Nang parang pagbata ka. Eventually, when you're older, dapat yung mga friends are not imaginary anymore. Kasi diba minsan, nag-create tayo ng imaginary friends, lalo herba wala tayong friends. Wala tayong masyadong kausap. So, kakreate-create tayo. Pero eventually, dapat pag tumatanda ka, sociable ka na. Nakakatakot yung biglang pagbukas mo ng pinto, nag-uusap kayo yung dalawa, pero wala kang kausap. No? Kasi namin, sabi nung lola mo, Lala, kakain na. Naglalaro po kami. Wait lang po. Wait, part of, napanood mo na It 2? Hindi pa. Katakot. Panood, mahaba siya. Nakakapraning. Medyo, ang weird. Pero ano, hindi naman ng clown na may mga bakit. Oo, yung madaming ibig. Hindi naman naatakin si Tanghenyo pag pinanood. Hindi naman ganun level yung takot. May mga takot. Basta ang weird. Basta may mga weird. Basta pero nakakatakot siya. Ma-achieve niya. Tsaka ano siya, ending siya. Ibig sabihin. Okay. Oo. Wala nang kasunod. Feeling ko, oo. Parang wala siyang kasunod. Yung It 2. Anyways. Okay. Anyways, Lala, thank you for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin nakakalurky na kwento, pwede nyo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Kahit anong kwento po yan, mga Kabisyo, malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na. Gotta go, mga Kabisyo. Enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kingris Chuper. Na nagpapaalala. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo na. Station number 1, SM Radio Station.